Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Patuloy na umiiral ang Amihan or Northeast Monsoon at nakakaapekto nga ito sa ilang bahagi ng Northern and Central Zone. Asahan ng mga kababayan natin ngayong gabi, maulap na may mga pag-ulan sa Cagayan Valley, sa Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at maging dito sa lalawigan ng Aurora. Sa natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Central Luzon, bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban lang sa mga ilang pulupulong mahinang pag-ulan. Samantalang Mindanao naman ay naapektuhan ng trough ng low pressure area. Yung low pressure area po ay nasa labas pa ng ating air responsibility, subalit yung pinakang extension or trough nito, inaasahan nga na magdudulot din ng maulap na kalangitan. Kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa buong Mindanao, ganon din dito sa may bandang southern portion ng Palawan. Sa natitirang bahagi ng ating bansa ngayong gabi, bahagyang maulap hanggang sa maulap, maliban lang sa mga ilang isolated rain showers na dulot ng mga localized thunderstorm. Bukas naman, asahan pa rin ang epekto ng Amihan, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng Northern and Central Zone area, maulap na may mga pag-ulan. Samantala, dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Northern and Central Zone, generally magiging maaliwalas ang panahon maliban lang sa mga ilang pulupulong mahinang pag-ulan. Dito naman sa natitirang bahagi ng Southern Luzon area, mainit, medyo malinsangan at kung magkakaroon man ng pag-ulan, dulot po ng mga localized thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. Samantala, sa buong Visayas naman, mainit at malinsang ang panahon. Asahan din yung mga isolated rain showers na dulot ng mga localized thunderstorm. Sa katimugang bahagi naman ng Mindanao, magiging maulap, kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Bunsod nga yan ng trough ng low pressure area na within 24 hours, inaasahan natin na maapektuhan pa rin yung ilang lalawigan, particular na sa katimugang bahagi ng Mindanao. Dahil sa patuloy na pag-iral ng Amihan, ang mga karagatan sa paligid ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur, maging dito sa may bandang La Union at Pangasinan ay inaasahan natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. May nakataas po tayo dyan gale warning, hanggat maaaring muna pong malaot dyan yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Ito pong areas na naka-highlight ng red. Samantala, sa nakararaming bahagi ng ating bansa, inaasahan naman na magiging katamtaman hanggang sa maalon ang mga karagatan. Ang Global Spectral Model naman nagpapakita ng wind forecast simula ngayong araw hanggang sa darating na Martes. At mapapansin po natin, no, lalong-lalo na sa area ng Luzon at maging dito sa eastern section ng Visayas, patuloy ngang inaasahan na iiral ang Amihan for the next 2 to 3 days at posibleng umabot pa sa eastern section ng Visayas. Samantala, wala naman tayo inaasahan bagyo na mabubo sa loob man or labas ng ating area of responsibility. Kaya sa ating 3-day weather outlook, generally maliwalas ang panahon dito sa Metro Manila, ilang pulupulong mahinang pag-ulan asahan sa darating na Martes at Miyerkules, ganun din sa may bandang Baguio City. Samantala, sa Legazpi naman, magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa darating na Martes at Miyerkules, bunsod yan ng posibleng formation or maaaring magkaroon ng panibagong frontal system o shear line dahil sa patuloy na pagbugso ng Amihan at ito ang makakaapekto dito sa eastern section ng Southern Luzon. Samantala, sa Cebu naman at sa Davao, for the next 2 to 3 days, asahan ang mainit at malinsang ang panahon at kung magkakaroon ng pag-ulan, dulot lamang ng mga localized thunderstorm. Ang araw naman ay lulubog, mamaya 6:02 ng hapon at sisigat bukas ng alas 6:18 ng umaga. Karagdagang impormasyon online, mangyari lamang bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.